pa lang, pinapangunahan ko na kayo. Hindi ako sasayaw. Pero pag pinilit niyo ako, alam niyo po, no? Kanina pa ako nag-iisip kung sino yung artista na pwede kong ipakilala sa inyo. Kasi yung mga naunang speaker, pinapakilala, Coco Martin ng First Vita Plus. Yes! Yes! Tapos may support na speaker, Enrique Hill ng First Vita Plus. Kaya kanina, iniisip ko, sino kayang artista ang pwede kong ipakilala? Lao Minso! Yan ang bagong heartthrob ng kabaltaan niyo. Pwede? Mahapo ka dyan, Aplan! Ay, Mahawel! Oh my God! Alam niyo po, sobra... Hindi kayo makamuhon sa end point, no? Nung nag-meeting po kami, iniisip ko kung ano ba yung pwede kong ikwento at i-share sa inyo sa team natin ngayong araw na to. Ano ba yung team natin? Sabay-sabay tayo. Iniisip ko kung ano yung pwede kong ikwento na experience sa inyo na related ngayon sa team natin ngayong araw na to. Ang unang pumasok sa akin, alam niyo po, way back 2013, meron pong power run ng First Vita Plus. Pwede ko bang malaman kung sino yung mga nakasama sa power run na to? Si Ma'am Doy, nandyan, si partner rin, at marami pa. Okay? Alam niyo po, yung power run na to, no? Isa yung event ng First Vita Plus way back 2013. Iba't ibang personalidad ang sumama sa power run na to, sa marathon na to. Andyan sila Ma'am Doy, family niya, patita, at Tony Doo nandito. Ayan. Andito kasi sa yung tetay, oh. Okay? Ang kagandaan po niyan, isa po ako sa napasama dyan eh. Marami pa ng mga dealers. Okay? Isa po sa napasama dyan. Yan po yung start, 4:34, no? Bago mag-start ang marathon. At alam niyo po, bakit ko pinagkwento sa inyo ngayon to? Kasi ang buhay natin sa First Vita Plus, parang isang marathon. Isang marathon na kung saan ikaw na dealer ngayon, ay tumatakbo sa isang napakahabang marathon. Marathon na kung saan mahaba, mapapagod ka, magugutuman ka, mauunanan ka, mapagpapawisan ka at magsasakripisyo ka. Pero kailangan mong tumuloy sa takbo ng buhay sa First Vita Plus. Marami na kayong narinig na kwento kanina na dumaan ng pagod, hirap, sakripisyo. Pero sigurado kapatid, pag tumuloy ka sa marathon ng First Vita Plus, sigurado makakarating ka sa finish line. Yeah! Hindi madali, pero ako po, nagsimula ako sa marathon ng buhay ko sa First Vita Plus sa edad na 19 years old. Isa akong estudyante dati, sa UP Diliman, malayong-malayo po ang First Vita Plus sa course ko. Dahil isa po akong BS Architecture student. Pero ngayon po, licensed and registered architect na po ako. Alam niyo po, hindi rin naging madali ang takbo ng buhay ko sa First Vita Plus. Pero kailangan kong sumabay. Kasi bakit? Meron akong mga pangarap na gustong tuparin. Ang tanong kapatid, gusto mo rin bang sumabay sa marathon ng First Vita Plus?
Unang income ko dito, katulad ng madami, 500 pesos. Pwede bang pumalakpak yung managkaroon ng cheque na 500 pesos? Okay lang yan. Kasi bakit? Lahat ng naging successful sa First Vita Plus, lahat ng naging top earner dumaan sa 500 pesos na cheque. Yes! Kaya sigurado, kung 500 ang cheque mo ngayon, ikaw na ang susunod na millionaire ng First Vita Plus. Kailangan kong bumiyahe mula school papuntang opisina para mag-training. May mga panahon, napapasok ako sa school, dala-dala ko ang power pack, dala-dala ko ang product ng First Vita Plus, dala-dala ko ang bag ko, dala-dala ko ang t-spear ko, dala-dala ko ang drawing tube, dala-dala ko ang power pack. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko kung bakit ano yung dala-dala ko. Sayang daw yung talino ko kung bakit ko ginagawa ang First Vita Plus. Pero alam niyo po, hindi ko sila pinakinggan. Tumuloy ako sa takbo ng First Vita Plus. Maraming tatawa sa'yo, maraming magre-reject sa'yo. Pero ang importante, tuloy-tuloy ka sa pagtakbo papunta sa pangarap. May pagkakataon pa nun, kapatid, na kailangan kong bumiyahe papuntang probinsya. At kailangan kong sumakay ng bus. 12 to 13 hours na travel. Alam niyo po, bago ko pumasok sa school, dala-dala ko ng power pack, bag, drawing ko dahil gagawa ko ng project ko. Dahil 19 years old pa lang ako, third year college ako noon, ginagawa ko na ang First Vita Plus. Alam ko, sa mga kabaitaan na nandito, maraming mga estudyante nag-aaral at gustong gawin ang First Vita Plus. Kahit mahirap ang pag-aaral, mahirap gawin ang First Vita Plus, pero alam ko, tinitiis nyo na gawin ito. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa pamilya mo. Kailangan kong gawin yan, kailangan kong bumiyahe. Kasi bakit? Marami akong grupo na umaasa po, na gusto rin mabago ang buhay. Kailangan kong bumiyahe ng matagal na oras para lang mag-talk, para lang i-share ang magandang blessing ng First Vita Plus. Ikaw ang mag-talk, ikaw ang mag-training, ikaw mag-herbal blessing, ikaw mag-health symposium. Kasi bakit? Ako lang noon ang tumatayong upline sa kanila sa edad na 19 years old. Kapatid, hindi yan nakikita sa edad kung anong meron ka ngayon. Makikita yan kung ano yung tapang mo para i-share ang First Vita Plus. Tumatayo ako sa mga mayor, sa mga vice mayor, para lang i-share ang First Vita Plus. Pero ang mahirap, kapatid, yung tatlong araw na uuwi ka ng probinsya at babalik ka na naman ng Manila. Parang masarap pag may music, no? Yung emotional ng music. Joke lang. Sa Sampaloc, alam niyo po, uuwi ng Manila, ang nakakalungkot doon, yung daladala mo ulit yung power pack na daladala mo. Naranasan niyo ba? Yes! I got it. Yan ang request ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong ituloy ang First Vita Plus, pero babalik ka na naman sa Manila na daladala mo lang ng daladala mo nung pumuntaan. At ang nakakalungkot po dito, alam niyo po, ito yung pinaka hindi ko makakalimutan ang kwento ng buhay ko sa First Vita Plus. Yung alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, kailangan mong mag-talk para sa grupo mo. Na may mga pagkakataon na hindi mo na nagagawang kumain para lang may pag-talk sila. At alam niyo yung kwento na to, bakit ko gusto i-share sa inyo? Hinabol ko po yung last trip na biyahe papuntang Manila. Bakit ko kailangan nabulin? Kasi meron akong exam kinaumagahan. Ang mahirap doon, hindi pa ako nakakain ng gabi niya. Alam niyo, sabi ko sa konduktor,
Hinabol ko yung bus na yun, papalabas na sa gate ng Florida. Alam mo, sabi ko sa konduktor, manong sandali lang. Baka pwede mo naman ako hintayin. Bibili lang ako ng Skyflex at mineral water. Buong araw, wala akong nakain dahil sunod-sunod ang talk ng grupo. Dahil ayaw ko sayangin yung pagpunta ko sa Cagayan at uuwi rin ako ng Manila. Ano sabi ng konduktor, sige, bilisan mo lang. At pag-angkat ko ng bus, hawak-hawak ko. Yung gamit ko, hawak ko ang mineral, hawak ko Skyflex. At pag-upo ko, nagpapasalamat ako dahil nahabol ko yung huling biyahe at makakapag-exam ako. Habang nasa biyahe ako, nakatingin ako sa malayo. Tinatanong ko yung sarili ko kung tama pa ba nagpa-first bite class ako. Tinatanong ko yung sarili ko kung tutuloy pa ba ako o hindi. Kasi sa edad na 19 years old, hindi yun ang ginagawa ng normal na 19 years old. Hindi nahihirapan, hindi nagugutuman. Pero kailangan kong gawin, hindi lang para sa akin. Kundi ginagawa ko ang First Vita Plus sa mga taong pinangakuan ko na gusto rin mabago ang buhay. Mahirap isipin. Matutumba ka, masasawi ka, sabi ng awit kanina. Pero kailangan mong paniwalaan ang sarili mo na magtatagumpay ka. Darating ako ng madaling araw sa Manila. Yung hindi ko na kailangan umuwi. Kasi meron akong matutulugan. Mula Sampaloc, hindi na ako uuwi papuntang Antipolo. Kaya nagpapasalamat ako sa laging tulugan ko noong college pa ako. Alam nyo kapatid, alas 3, dyan na ako matutulog. Kasi bakit may exam ako kinabukasan? Hindi ko na kailangan bumiyahe ng matagal at babalik ulit ako ng UP. Madaling araw, dyan na ako natutulog. Hinahayaan ko yung gamit ko. Ang importante, yakap ko yung first bite of class. Ayaw ko mawala sa amin. Alam ko kapatid, ganoon din ang nararanasan mo na sakripisyo ngayon. Pero kahit gaano kahirap yung naranasan ko, nakakapagod, nakakaiyak, pero tumuloy ako sa takbo ng first bite class. Hindi ko hinayaan na kainin ako ng pagod. Hindi ko hinayaan na kainin ako ng sakripisyo. Hindi ko hinayaan na kainin ako ng mga taong tumatawa sa akin. Kaya alam nyo po, sa takbo ng First Vita Plus, ano yung mga unang naging resulta ko dito? 2012, nangarap ako magkaroon ng brand new na sasakyan. Dating pangarap lang, pero nandahin sa First Vita Plus. Nagkatotoo yung pangarap na yan. 2013, anong nangyari sa akin? Nakapag-invest ako 1.5 hectares na agricultural land. 2014, bumili ako ng SUV 1.7 million. Alam niyo po, yan ang regalo ko sa sarili ko nung nagtapos ako ng koleyo. Yung unang sasakyan ko, yun ang niregalo ko sa nanay po namin. Kapatid, masarap pala banggitin na meron kang regalo para sa sarili mo. Hindi regalo galing sa nanay o tatay mo. Kung estudyante ka man ngayon, ginagawa mo ang First Vita Plus, lalo mong galingan para pag ikaw graduate, re-regalo mo ng brand new arang sa sarili mo. Ang masarap kapatid, hindi lang yan. Nag-invest ulit ako ng 3.3 hectares worth 1.5 million. Siguro, yung iba nagtataka kung bakit ako nag-invest. Kasi laking probinsya po ako. At
Alam niyo po, bakit ako nag-i-invest sa mga yan? Dahil pwede ka palang kumita ng mas malaki. Yung pwede mong kitain sa First Vita Plus, pwede mong ilagay sa investment na pwede ka pang kumita ng mas malaki. Alam niyo po, ang nangyari sa akin, March 2017, sa agricultural, kumita ako 235,000. Sa First Vita Plus, kumita ako 252,000. Pagsarayin mo, kulay at kapalay, 487,000 sa buwan. October 265, Vita Plus 292, 558,000. March 375, 347, bulay at palay, 727,000. Tatandaan mo kapatid, it's not how much you earn, it's how much you invest. Isa yan sa mga natutunan ko sa mga mentor ko kapatid. Dito sa First Vita Plus, pwede kang kumita ng mas malaki. Pero pag ikaw matalino, pwede ka pang kumita ng mas malaki pa. Tama po? Mas maganda po dito kapatid. Tanungin po kayo, tama ba ang naging desisyon ko na sumabay sa takbo ng First Vita Plus? Yes. Bakit kapatid? Dito sa First Vita Plus, kahit mahirap o nakakapagod, pero dito, mararanasan mo ang masarap na buhay sa First Vita Plus. You want to be successful. If you want to be successful, your dreams must be bigger than your excuses. Hindi pwede na gusto mong maging successful sa First Vita Plus, mas malaki pa yung dahilan mo kesa sa pangarap mo. Hindi pwede sabay yan. Mamili ka kung pangarap o dahilan. Lahat kapatid na naging successful sa First Vita Plus, tinanggal ang lahat ng dahilan at nag-focus sa mga pangarap nila. If you want to be successful, your dreams must be bigger than your excuses. Alam niyo po, itong kwento na to, itong picture na to, March 2015, humataw po ako sa Ipugaw. Kumikita na ako niyan, top earner na ako niyan. Pero kapatid, araw sabi ng likod ng t-shirt, I don't make excuses, I make results. Anong kwento niyan? Sabi ng leader ko, apply, hindi mo na kailangan yung sasakyan mo. Iwan mo na dito. Kailangan nating mag-tricycle. Kasi tricycle lang ang nakakapasok sa pupuntahan natin. Ano sabi ko? Yes, leader. Iniwan ko yung sasakyan ko sa paanan ng bundok. Sumakay ako ng tricycle. Dala-dala lahat ng power pack kasama yung mga dealers na yan. Alam niyo po, habang paakyat kami, sabi ng driver na dealer ko, upline, upline! Bumaba ka, bumaba ka! Itulak ko yung tricycle, upline! Hindi kaya, hindi kaya! Itulak ko! Bumaba po ako ng tricycle at tinulak ko yung tricycle na yan. Alam mo kapatid, ang matindi, sa likod ako ng motor, nagtulak. Lahat ng usok ng motor ngayon nalanghap ko. Alam mo yung pakiramdam na naka-slacks ka, naka-long sleeve ka, naka-leather shoes ka, tapos nagtutulak ka ng tricycle. I don't make excuses. I make results. Simple na. Kung gusto mo ng resulta, huwag ka puro excuses. Huwag ka puro dahilan. Kaya nalulungkot ako sa mga dealer. Nalulungkot ako sa mga dealer na pag may mga gantong event, ang daming dahilan. Nalulungkot ako sa mga dealer na pag sinabi ng upline nila, training tayo, ang daming dahilan. Nalulungkot ako sa mga dealer na ang laging dahilan, pupunta ako ng mall, maglalakpat siya ako. May training tayo, pupunta ako ng mall, manonood ako ng sine. Kapatid, huwag mong galing dahilan to. Lalo mong galingan sa First Vita Plus para sa susunod, magsha-shopping ka na lang. Yeah! Sabi ng iba, hindi ako makapag-training kasi ang dami ko pang trabaho. Kakatanggap ko pa lang kasi fresh graduate ako. Meron pa dito mga fresh graduate na bagong tanggap sa trabaho? Madami. Kaya lang kapatid, hindi dapat maging dahilan ng trabaho. Lalo mong galingan sa First Vita Plus para sa susunod, sa dagat ka na magtrabaho. Patawag-tawag ka na lang. Ang daming dahilan. Kung gusto mo ng magandang buhay sa First Vita Plus, tanggalin mo yung puro dahilan. Hindi pwede na sasabihin mo, hindi ako makapunta ng main office kasi hindi pa ako nakakapag-leave. Sa mga kabataan na yung professional,
tip. Kung ito ang dahilan mo, bibigyan kita ng tip. Alam niyo yan? Bagong traffic sign, awalahin, absent without official leave. Yung boss mo, nandyan lang yan. Pero yung matututunan mo ngayong araw na to, hindi na mauulit magpakailanman. Pag sinabi ng boss mo, ba't absent ka hapon? Sabihin mo, kasi pumunta ako sa eskwelahan na nagtuturo paano maging milyonaryo. Kapatid, hindi pwede na lagi mong dahilan. Hindi pa ako nakakapaglaban ng uniform. Kailangan ko laban yung uniform ko kasi wala akong susutin bukas. Hindi pwede lagi mong dahilan yan. Dapat lalo mong galingan sa First by the Plus para pag ikaw yung mama, kumuha ka ng tagalaba. Ayos! Sabi ng mga babae tsaka ni Sir Tetay, eh paano naman kami? Pag ikaw yung mama sa By the Plus, kumuha ka ng tagalaba. Ayos ba yan? Hindi na lang tagalaba ang pwede mangyari sa'yo. Pwede ka pang magtayo ng sariling laundry shop ng dahil sa First by the Plus. Hindi pwede trainan mo to, maiinit kasi. Hindi ako makapag-training kasi maiinit. Nung umulan, maulan kasi. Tawagin mo sa training, maiinit. Tawagin mo pag mag-training, maulan. Anong iniintay mo? Mag-snow? Bungol ka? Kapatid, hindi pwede na puro ka dahilan. Teleserye! Hindi ka makapag-training kasi hindi mo maabangan si Cardo? Ang sabi ni Christian, tatlong taon na po ang probinsyano! Kapatid, tanongin kita, yumaman ka na ba sa tatlong taon kung sa kakapanood sa probinsyano? Kapatid, sa First by the Plus, yung tatlong taon mo, pag ito pinalingan mo dito, sigurado, milyonaryo ka ng First by the Plus. Hindi mo patapos ang K-drama mo? Puro ka po yan ng K-drama! Puro ka nyo nga sa'yo! Akala mo bang sandal ng marulong na? Kapatid, pinagpupuyatan mo to hanggang madaling araw, tama? Kung natatamaan ka, para sa'yo talaga yan! Nagpapakapuyat ka tapos mag-training? Alas 11 na tatapos, hindi mo kayang tapusin? Alas 10 na natapos ang training, ang dami mo lang dahilan? Ang dami mo lang reklamo? Samantalang pag-K-drama, inaabot ka ng umaga para matapos yan! Tapos gagawin mong dahilan pag hindi ka maging successful sa First by the Plus? Anong dahilan mo? Kasi nag-aaral ka pa? Kapatid, pag estudyante ka, sabihin mo, hataw tayo mga best para wear pa. Ako estudyante! Sila estudyante! Nagsimula ako 19 years old. Tinan nyo, ako po yan. Opo, wala pa akong makain dyan. Kaya payat na payat pa ako dyan. Anong ginagawa ko dito? Nakihiram ako ng laptop. Ininsert ko lang yung USB ko para matoktong dalawang kaklase ko. Kahit estudyante ka, kung gusto mong maging successful sa First by the Plus, makakagawa at makakagawa ka ng paraan. Yeah! Tatandaan mo sa mga estudyante na nandito ngayon, itong gusto kong sabihin sa'yo, hindi masamang mag-aral, huwag lang seryosohin. Ayos mo yan? Kapatid, kung seryoso ka sa pag-aaral mo, kung seryoso ka sa relasyon mo, dapat mas seryosohin mo ang First by the Plus. Madami ang tapos hanggang ngayon, kapos pa rin eh. Hindi ko po pinagmamayabang, pero ako po, nagtapos po ako bilang cum laude rin. Pero, siguro tinatanong ako ng madami, bakit ako nasa First by the Plus? Kasi alam ko ang pinagkaiba ng 30,000 isang buwan sa 300,000 isang buwan. Yes! Alam mo kapatid, pwede palang kumita ng 100,000 kahit nag-aaral ka pa lang.
galingan, may estudyante ka na nag-aaral ka. Dapat nga lalo mong galingan sa First Vita Plus para sa susunod, ikaw na yung magbayad ng tuition fee mo. Para sa susunod, ikaw na ang mag-provide ng sarili mong allowance. Kung dati-dati, ikaw ang binibig ka ng allowance, panahon naman ngayon para ikaw ang magbigay ng allowance para sa dapat, hindi maging dahilan ang trabaho mo. Kung fresh graduate ka ngayon, at bago ka pa lang sa trabaho, hindi dapat pwedeng maging dahilan ng trabaho mo. Bakit kapatid? Mas pipiliin mo ba yung 10,000 isang buwan sa 15,000 per day sa First Vita Plus? Tatandaan mo kapatid o, sa trabaho, tatagal ka dyan na wala kang maiipon. Uniform lang ang maiipon mo. Pero sa First Vita Plus, limpak-limpak na sabi ang kaya mong ipunin sa First Vita Plus. Sino lang dito ang sawang-sawa sa trabaho? Taas naman! Pumalakpak! Kapatid, kung ikaw kabaitaan ka at sawang-sawa ka na sa trabaho mo, tip ko sa'yo, hindi ka puno. If you don't like where you are, move. You are not a tree. Kung ayaw mo na sa ginagawa mo, umalis ka na dyan. Kung nahihirapan ka sa ginagawa mo, umalis ka na dyan. Alam niyo ano sikreto para makalis? Simple lang. Ito, ang luwang-luwang ng pinto ng opisina niyo. Kailangan mo lang lumabas at kailangan mong tanggapin sa sarili mo na wala nang ibang magpapasenso sa'yo kung steepers by the class lang. Ang luwag ng pinto, ano sikreto para makaalis sa trabaho na ayaw mo na? Ayan o, oh, ano yan? Ano yan? Ano na lang kulang? Tama, ikaw na lang ang kulang. Tatawin ko na ang first by the class. Tatandaan mo, para to sa mga dealer na part-time pa rin hanggang ngayon. Ito ang sinabi ng mentor ko. Hindi ka magiging successful sa First Vita Plus hanggat hindi mo sinusunog yung tulay. Kailangan mo lang sunogin yung tulay para wala ka nang babalikan. First Vita Plus ka lang. Natatakot ka mag-resign? Hindi mo alam mag-resign? Pwes, tuturuan lang kita ngayon kung paano. Kumuha ka ng papel! Sabihin mo, dear sir, madam! Sa mga ilang professionals na nandito, I quit! Simple! Walang sikreto ang First Vita Plus! Simple lang, susundin mo na lang! Pwede ba sa Lunes, gawin mo to at isubmit mo agad? Kung gusto mong mag-First Vita Plus, First Vita
period. Walang ka na dapat ibang iisipin kundi First Vita Plus lang. Walang ka lang ibang gagawin kundi First Vita Plus lang. Yeah. Diba? Simple. I quit. Sincerely, future top earner of First Vita Plus. Ang trabaho para yung isang relasyon. Alam nyo kung bakit? Bakit? Ang trabaho para yung isang relasyon. Itigil mo na kung hindi ka na masaya. Ano, may boyfriend na po? May boyfriend ka, may boyfriend? Asawa? Wala na! Wala ka ng boyfriend? Asawa? Pahiwalay! Yung meron pa, yung hindi pa iwalay. Sino? Si ma'am? Wala! Tignan naman ito! Prosigil! Si ma'am? Ma'am! Pag meron kang karelasyon at hindi ka na masaya, anong gagawin mo? Hiwalayan mo na kung hindi ka na masaya! Tama? Pero, paano kung may boyfriend ka, may girlfriend ka, pero hindi ka na masaya, pero nag-i-stay ka pa. Anong tawag sa'yo? Kaya magsabi yan. Simple lang! Kung meron kang trabaho at hindi ka na masaya at hindi mo kayang iwan, anong tawag sa'yo? Kaya nagsabi ulit yan. Kapatid, tatandaan mo, sa First Vita Plus, dito lang may forever. Hindi mo pwedeng sisihin ang trabaho mo ba't hindi ka naging successful. Hindi mo pwedeng sisihin ang downline mo ba't hindi ka naging successful. Kapatid, lahat ng successful na tao take full responsibility for their results. Alam ko, hindi madali ang First Vita Plus. Oo, inaamin ko, mahirap din. Pero sabi nga nila, ito na yung pinakamadali sa lahat ng pinakamahirap sa labas. Mahirap ang First Vita Plus, pero kapatid, mahirap din ang trabaho. Mahirap din makipagsiksikan sa MRT. Mahirap makipagpila sa jeep. Mahirap yung buwan-buwan iniisip mo saan ka kukuha ng pang-allowance mo bilang estudyante. Tama? Yung papasok ka na naman ng semestre, wala ka pang pang-tuition. Mahirap din ang First Vita Plus, pero hindi laging mahirap. Gagapang ka, matutumba ka. Sino yung mga gumagapang ngayon dito? Taas kamay! Sigurado, payaman ka na sa First Vita Plus. Mahirap kapatid, pero makakarating ka sa dulo. Alam nyo ba yung kwento ni Pagong at Cuneo? Yes! Alam nyo ba yung kwento na yan? Yes! Hindi ka sana maging isang Cuneo na kung saan malapit ka na sa finish line sa kakapanagpahinga. Hindi ka sana katulad ng Cuneo na kumita lang ng malaki, nagpahinga na. At sana hindi ka rin katulad ng Pagong. Oo, sabihin ng iba, si Pagong nakarating sa finish line. Nakarating sa finish line pero matagal na panahon. Bakit mo hihintayin ang 5 taon na magkaroon ng brand new car kung pwede namang 1 year lang sa First Vita Plus? Ba't mo hihintayin ang 10 taon para magkabahay kung pwede sa First Vita Plus 3 taon lang may bahay ka na? Hindi ka sana maging isang Cuneo. Hindi ka sana isang maging Pagong. Sana kapatid, maging agila ka na matapang na lumilipad. Para abutin yung mga pangarap niya. Sana ganun kakabilis. Sana ganun kakatapang. Sana ganun kakadeterminado na baguhin ang buhay ng pamilya mo. Kaya kapatid, kung nasa First Vita Plus ka,
give up the short-term mindset. Hindi pwede na humahataw ka lang sa Vita Plus para may pangkain lang. Hindi pwede na humahataw ka dito para lang makabayad ng renta, kuryente, makabili ng cellphone. Dapat kapatid, hindi lang para makapag-shopping ka. Humahataw tayo sa First Vita Plus para mag-focus tayo sa long term. Yes! Successful people always focus on the long-term goal. Kapatid, kabataan pa tayo ngayon. Pero dapat sa isip natin, nakatingin na tayo sa long term. Ano yung mga long term na pangarap? Bahay, sasakyan, travel, savings, investment, insurance. Tama? Yes! Pangarap nyo rin ba to? Yes! Dapat kapatid, pangarapin mo yan at hindi lang pangarapin. Dapat gawin mo at totohanin mo. Yes! Kaya okay lang sa mga single na nandito. Pumalambak yung mga single! Yes! Ang daming single ah. Ngayon, papawi tayo. Sabihin mo, hindi bayang single, may long-term goal naman. Kapatid, tatandaan mo, ang mga lalaki, ang mga jowa, ang mga babae, iiwan ka rin yan. Pero sigurado, si Ma'am Dolly, kahit anong mangyari, hindi kaya iiwan. Kaya kapatid, hindi pwede na pag nasa First Vita Plus ka, short term ang inisip. Dapat dito, long term ang kailangan mong gawin. Kaya ano nangyari sa akin? Ano yung mga long term goal? 2015, nakabili po ako ng commercial lot, 1.75 million, 1,600 square meters. Alam niyo po, yung commercial lot din, yan ang itsura along National Highway sa probinsya po namin. 51 meters ang frontage. Ngayon, pinapaayos na po namin. Pinapatambakan namin. Kasi bakit? Ito po ang itatayo namin dyan. Amen! Kapatid, dati, napaka-imposible yung mga pangarap na yun. Pero dahil sa First Vita Plus, kapatid, yung dati imposible, abot kamay na natin sa First Vita Plus. Pag natapos yung gasoline station na yan, pumunta kayo sa amin, 25% lifetime discount! Lahat ng triple P! Grabe upline, gasolina lang ko pala, papunta doon, ubus na. Power pa? Yes! 2016, ano nangyari sa akin? 12 cars ulit. Ang maganda kapatid, 2017, nakabili ako ng residential lot sa Tuguegarao City. Kami magkapatid, take 500 square meters. Ang good news kapatid, yung kapatid ko nasa First Vita Plus team. Ongoing na yung bahay na ngayon. Kaya maraming salamat, Ma'am Doy. Itong maganda. Next year, ako naman ang susunod at yan ang ipapatayo ko. Okay na na? Kaya sabi namin, magkapatid, kahit katabi natin yung isa sa pinakasikat na resort sa Tuguegarao, pag tayo nagbahay, magpapatay tayo ng sariling swimming pool. Para magpunta yung mga dealer ng Vita Plus, makikisip sa swimming pool, basta nakatubis sila. Alam nyo po, yung bahay na to, bilang isang arkitekto, masarap mag-design pala ng sarili mo ng bahay. Yung hindi ka nag-design ng bahay ng iba, kapatid, bilang isang arkitekto, ngayon, dinidesign ko na yung pangarap na bahay ko na galing sa First Vita. Isa sa pinakamagandang profession ang pagiging isang arkitekto. Pero
nasa first Vita Plus ako, sabi ko, mas masarap pala sa first Vita Plus. Kasi kaya mong idisenyo at gawin ang buhay na pinapangarap ng ibang tao. Yes! Alam niyo po, yung bahay na yan, lima ang kwarto. Lahat ng kwarto may sariling CR. May opisina, may gym, etong matindi. May theater room pa! Nayayain mo yung pamilya mo. Ma'am, pa, tara, magsine tayo. Sa second floor lang. Ayos mo yun? Eto, matindi! Tatawag ka! Yaya, pahatid naman ako dito ng Guayabano Platinum. Tawag! Buhay na meron ka rin. Lalo mong galingan kasi bakit marami tayong pangarap na kukunin pa dito. Kung ano man yung nakuha mong cheque ngayon, patikim pa lang yan! Kung anong sasakyan ang dinadrive mo ngayon, patikim pa lang yan sa first time na po. Darating pa yung pinakamatindi. Kasi bakit kapatid? Alam nyo ang nangyari sa akin. 2018, dream come true. Nakabili po ako ng 2,000 square meters na beach lot sa Santa Ana kagaya. Yeah! Imagine mo kapatid ko, yung sunset, nagpapahinga ka, katabi mo ang Guayabano Platinum. Painom-inom ka lang, etong matindi, sa sarili mong private resort pa. Ikaw na ang sunod-sunod na magkukwento dito sa harapan. At nabago na rin ang buhay mo. Kaya sobrang excited ako. Kasi bakit? Sa paparating na 2019, sa paparating na 2020, sa paparating na marami at marami at maraming taon pa sa First Vita Plus. Tanungin ko kayo, excited ka rin ba sa paparating na taon mo sa First Vita Plus? Kasi bakit? Ito yung may mga kinita ko. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Total, 14.9. Kapatid, yan ang total na First Vita Plus income ko sa First Vita Plus. 6 na taon mahigit. 19 years old nagsimula. Tanungin ko kayo, sulit ba na napagod akong sumabay sa takbo ng First Vita Plus? Yeah! Tanungin ko kayo, sulit ba na tumuloy-tuloy ako kahit mahirap at nagsakripisyo ako? Yeah! Kasi bakit kapatid? Kapag nakikita mo na yung finish line, makakalimutan mo lahat ng hirap na naranasan. Simple lang. Pag magdadrive ka na ng brand new car mo sa First Vita Plus, lahat ng hirap at sakripisyo, makakalimutan mo lahat mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ngayong taon, dapat magdadrive ako ng brand new car ko sa First Vita Plus. Hindi lang yun ang nakuha ko ang time freedom sa First Vita Plus. Yung gusto mong gawin, ang gusto mo, ayon sa gusto mo. Walang ibang tao makakapigil sa'yo na gawin yung mga bagay na yan. Gigising ka kung kailan mo gusto. Uuwi ka kung kailan mo gusto. Magha-holiday ka kung kailan mo gusto. Hindi ka na maghihintay ng long weekend para makapag-travel goals. Kahit araw-araw pwede mong gawin. Mag-travel lang ng mag-travel hanggat sa gusto mo. Ang nangyari po sa akin, nakapunta ako sa mga lugar na yan. Hong Kong, 4 or 5 beses na ako bumalik dyan kasi marami po tayong mga grupo sa Hong Kong. Kung sabi ni Upline Don Barreto kanina, 4 na power pack ang hawak niya, mag-commute siya. Alam niyo po, ang hawak ko nung pumunta ako ng Hong Kong, 6 na power pack, 2 maleta, 1 laptop bag. Power. Imagine niyo yun.
Anong itsura ko sa train ng Hong Kong? Alam mo, sabi ko sa mga Chinese, excuse me sir, can you help me? Can you help me? Sabi na, no, 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 no English, no English. Kailangan kong pitpitin yung mga power pack na yun para lang mahihagit sa mga grupo natin doon. Kaya lang kapatid, hindi pala puro pagod at sakripisyo ang maranasan mo. Makakaranas ka rin ng mga masasarap na travel news. Ito ang maganda kapatid. Kasama pa namin ang buong pamilya namin. December 2016, nag-celebrate po kami Christmas at New Year sa Thailand for 7 days. Nung nasa Pilipinas kami, wala pa kami sa Baita Class, sa Pilipinas lang kami nagsa-celebrate ng Pasko. Nung nasa first Baita Class na kami, sa abroad na kami nagsa-celebrate ng Pasko. December yan! Ito ang masarap kapatid. December 2017, sa Singapore naman kami nag-celebrate. Madaling pumunta sa ibang bansa. Pero kapatid, hindi madaling pag December. Alam mo na pag December, walang promo-promo. Walang promo sa plane ticket, walang promo sa hotel. Pero kapatid, ito matindi. Lahat yun, galing sa First by the Class. Walang promo. Ano yung ginawa ng tigal? Kumain, nag-shopping. Pati pangarap ko na relos sa Singapore ko pa binili. 100,000 na relos, pwede na? Ngayong December, South Korea naman tayo. Nag-insure na rin po sa magazine ng First Vita Plus. Naging top earn na rin po ng kabaitaan. Ito po nandang kapatid, no? Dati-dati, umaattend ako ng anniversary. General admission lang yung ticket ko. Pahirapan pang magmakaawa sa upline para mabigyan ng ticket. Naranasan niyo ba yun? Yes! Pumalakpak yung mga nakaranas ng ganon! lahat ng init, lahat ng pawis sa katabi mo. Yes. Makapasok ka lang. Kaya lang nung nandun na ako, ang liliit ng mga tao sa harapan. Sabi ko sa upline ko, upline, paano ba makapunta dyan? Sa stage na yun. Ano sabi ng upline ko? Lalo mong galingan. Para sa susunod, VIP na ang ticket mo sa first flight. Yes. Kapatid, ginalingan ko. At salamat sa Diyos, isa ako sa nahirang na top earner ng First Vita Plus. Kaya tatandaan mo, kung ang ticket mo ngayon, puro general admission lang, lalo mong galingan, kasi sa susunod na anniversary, isa ka na rin sa awardee ng First Vita Plus. Kaya kapatid, kung ngayon ng pagkakataon na to, nataus-pusong nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Doy. Palagpakan natin si Ma'am Doy. Sir Lance, Ma'am Patita, Ma'am Gabby, maraming salamat po sa buong taktakan ng itong palang kami. Wala po kami ngayon sa estado ng buhay namin kung hindi po dahil sa inyo. Utang namin ang buhay na meron kami ngayon. At kahit kailan hindi ito masusuklian. Kaya kapatid, maraming salamat din sa buong grupo ko na nandito ngayon. Power! Sa buong kung ano man yung estado ng buhay namin ngayon. Kaya ito yung pinapangako ko. Hindi man tayo araw-araw na magkakasama nga. Pero sigurado, isa ako sa mga kasama ninyo para tuparin ang mga pangarap nyo sa First Fight Up Plus. Hindi lang sa grupo ko, gusto ko rin pasalamatan ang mentor naming magkapatid na nandito ngayon. Upline Ronaldo Valdez. Upline! At sa buong Champions Family mula kay Ma'am Nancy Pawang, maraming salamat. Kapatid, sana hindi lang tayo maging isang agila na mataas ang lipad, na matapang at mabilis kunin ang mga pangarap. Sana kapatid, hindi lang tayo maging agila, sana maging superhero tayo sa buhay ng ibang tao. Sana maging superhero ka sa nanay mo.
bilang isang kabataan, maging superhero ka sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Maging superhero ka sa pamilya mo. Nawa, maging superhero ka sa mga kaibigan mo at kapamilya mo. Nandito kapatid, isang superhero na kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Na sana, para tayong superhero na kahit masakit at mahirap yung naranasan natin, handa pa rin tayong tumulong sa iba. Kasi bakit? Hindi mo namamalayan sa kakatulong mo sa ibang tao. Nasa tugatog ka na ng tagumpay mo sa First Bite at nasa Pinkies ka rin. Kaya bago ko matapos, gusto kong iwan sa inyo to. Gaano man kahaba ang gabi, darating at darating din ang umaga para sa iyo. Alam ko kapatid, marami dito nagsasakripisyo, nahihirapan, napapagod, nire-reject, tinatawanan, minumura. Mahaba man ang gabi natin, mahaba man ang paglalakbay natin, pero sigurado at sigurado, darating din ang maliwanag na sikat ng mga tao. Maraming maraming!